close lang natin to, no? Okay. Maulan na araw sa inyong lahat, okay? Sa video ito ay i-explain ko yung daily time rate. Okay? Daily. Okay? Paano tayo mag-compute ng daily time rate ng mga parang sa'yo lang, kung empleyado ka, pwede sa'yo to. Pag employer ka naman at may small business ka, di pwede rin sa'yo to, no? So, dito, halimbawa lang to, no? Let's say, ito kainan, nanay guring slutong bahay, ano? Tapos mag-open siya ng alas 8 ng umaga at mag-close ng alas 8 ng gabi, okay? So, yung nanay guring, may mga empleyado. At ito yung mga position nila, no? Ito yung mga position with corresponding rate per hour, tapos may overtime. Ang overtime is additional 20% from yung rate nila dito. So, kung titingnan nyo yan, yung formula dyan is L times 1.2, additional 20% kasi. So, nagiging 84 na lang itong 70. Ito naman, 72, parang ganun. Okay? So, ayan. Now, dito may mga empleyado ka with position. Okay? Ang importante dito sa daily time rate is your time in at time out. Yung oras, ilang oras siya nagtrabaho, kung may overtime siya, okay, ano yung rate niya, ano at ano yung makukuha niya yung araw na iyon. Okay? So, ayan. Halimbawa ngayon, August 1, kahapon, ano? August 1, 2021, oh, nagtrabaho siya, si waiter, si Umali, nagtrabaho ng, pumasok ng 8, nag-out ng alas 7 ng gabi. So, may 8 hours siya. Actually, this is 10 hours. Kaya lang, sineseparate ko yung overtime na 2 hours. Okay? So, ayan. So, yan ang makukuha niya. Ganun po. Okay? Okay. Now, paano ginawa yan? Paano ginawa mga to? So, gawa tayo ng example dito sa baba, no? Dito tayo sa baba, gawa tayo. Halimbawa, pumasok ka ng 8 p.m., nag-out ka ng, let's say, 5 p.m. Okay? Kopyahin natin yung formula dito. Hindi, gawin ko na lang. Okay? So, dito, minus natin yung time out minus time in. Okay, bakit time muli? Convert lang natin 'yan ng general. Ayan po. Okay? Yan po yung lalabas. Eh saan yung buong oras? 'Yon ang tanong. Okay? Ang gawin natin 'yan is dito. I-multiply po natin ng buong oras, yung 24 hours based sa isang araw, 24 hours. So 9. 'Di ba? Dapat 8 hours lang ang trabaho from 8 to 5. Yes. Kaya i-minus natin ang 1. Yan. Okay? So 8 hours na siya. Paano kung i-revise natin yung paano kung 7 p.m. siya lumabas, edi 10. 10 na lang 'yan, 'di ba? 10 hours yung trabaho niya. Tama naman. Tama. Okay. Now, sa overtime niya, okay, kita niyo yung formula na yan. Ganito yan. Ito yung dating formula natin. Kopyahin natin. Kopyahin na lang natin. O yan, kopya. Copy, paste. And then, right click. Yan po. Paste natin. May if conditional po tayo dito. Oh, sorry. If conditional, okay? So, yan po. Isa pa. Okay? Yan. If, blah, blah, blah. Sabi niya doon. Minus, ano pa? Is greater than 8. Greater or equal than 8,
Then, gagawin natin, copy-paste uli ito natin, minus eto. Okay? Yung G, saan tayong row 19? Minus G19. Okay? Else, tututututung wala, 0. Okay. Tama ba yan? Lock na ba yan? Tututut, lock, ano? Lock na yun. Yan. Tama bang ginawa ko? Hindi. Mali. 8 po yun. Less 8. Kasi iriritin lang natin yung 8. Ayun, yung overtime niya. Eto naman, dagdagan natin ito ng minus eto para yung 10 hours, 8 plus 2. Okay, parang separate ang computation, ano? Yung 8 hours sa regular na rate. Yung 2 hours excess sa overtime rate natin i-compute. Ganun po yun. Okay? So, dito, regular, kukunin natin yung regular rate niya per hour. Teka, anong position mo pala? Lagyan natin ng position. Let's say, dish, washer. Okay? So, ayan. Uli, dito, kung titignan nyo, index in match uli. Okay. Gawin natin to, ano? May previous video ako about index in match. Okay? So, tingnan nyo na lang yung nag-a-appear na link dito sa site na to. Andyan po yung click nyo yan kung gusto nyo mapapag-aralan uli ang index in match. Pero, explain ko uli dito. No? Ang dali lang naman. Index, tinatanong nyo yun. Index, array or reference, ang ibig lang sabihin yan, ano ba yung gusto mong kunin? Gusto mong kunin, gusto mong may display. Dito, ang kukunin natin, ang sinabi dito, rate per hour. E di rate per hour, ang kukunin natin, ano yung rate per hour? Iyan ang rate per hour. Okay? So, ayan po. Then, highlight natin, lock po natin yan. Taas natin. And then, punta tayo sa match. Index in match. Now, may lookup value. Anong lookup value natin? Ito po. Okay? Next is tinatanong niya yung lookup array. Saan makikita ito? Dito po sa position. Okay? So, highlight natin yan. Okay? Lock natin yan. F4. And then, exact match lang po. So, 0. Lock, lock. Okay. Yan po. 60 ang kanyang rate per hora. Ang dishwasher. Okay? Ganyan po. Guess nyo na? Ayan. Dito naman, sinasabi dito, dalawang computation. Ano? Uy, ano yan? Ba't dalawang computation? Uy, ang galing nito, ano? So, ito, yung regular hour niya plus yung overtime niya. Okay? Yun ang gawin natin dito. So, dito, equal lang natin yan. Ano ba yung regular na oras niya? Regular na oras niya is eto. Okay? De, kukunin muna natin yung rate niya times yung regular na oras. Okay? So, magkano? 480. Kung 8 hours lang siya nagtrabaho. Kaya lang may overtime 2 hours. Okay? So, gawin natin yung formula. Yun yung plus. Plus. Okay. Anong kukunin natin ngayon? Ito po, yung 2 hours. Okay? Times. Ito na, mag-i-index in match ulit tayo. Ano yung kukunin natin? Yung overtime rate niya. Although wala dito, pero andito, ano? So, gawa tayo ng index. Yan. Ano yung gusto nating makuha? Ito po.
yung overtime rate niya. Okay? So, yan. Highlight lang natin yan. Lock. Okay. Taas natin uli. Next is index and match. Match naman. Okay? Ano yung lookup value natin? Dishwasher. Saan natin makikita ang position na dishwasher? Dito po. Highlight natin uli yan. Then, F4. Okay? Next is, sasabihin doon, exact match lang po tayo. Which is 2. Then, close. Okay lang. Yan. 762 po ang makukuha ni dishwasher kasi nagtrabaho siya ng 10 hours, regular yung 8, then may excess na 2 hours na overtime. Okay, magkaiba kasi ang computation ng regular hours sa overtime. Andito po yon. Pag regular hours, iyan po. Okay? Ito yun. Tapos, pag overtime, ito naman po tayo magkukompute. Okay? Ngayon, sir, per hora ang rate. Paano kung wala siyang overtime, nag-undertime pa? Oo nga ano. Pagkatapos ng merenda, alas 3, lumayas na, walang yaka. No problem. Okay? Pwede nga eh. Pero siguro naman, pwede pa rin yan. Pero yung tatrabawa ka lang ng isang oras, eh, nasa may-ari na yan, ano? Kasi per hora nga ang trabaho. Pero may minsan, pag per hora ang trabaho, may regulasyon eh. At least man lang 2 hours or 4 hours. Mga ganon. Hindi namang isang oras, hindi pwede. May regulasyon. Kahit sinabing per hour ang bayaran dito, may regulasyon pa rin na sinusunod. Kasi 2 hours, pwede na. 2, 3, 4, pwede na. Huwag namang 1 hour, hindi pwede. Para kang walang ginawa, no? Parang nagre-ready ka pa nga lang sa isang oras eh. Bayad ka na, parang ganun ba? Hindi pwede, okay? So, ayun. Okay? So, ayan. Okay? Mga tayo ng example na yan. Okay, I hope na intindihan nyo ito, no? Naintindihan nyo yung daily time rate. Importante yung time in, time out, yung oras, yung regular hours niya, yung overtime niya, yung rate niya. Tapos yung ano yung rate niya yung araw na yun ng trabaho siya. Okay? So, ayun. Example ulit. Let's say 5 p.m. Ayan. Wala siyang overtime. Okay? Wala siyang overtime. Ganon. Okay? Ito, gawa na po to. Gawa. So, sa mga gustong kong makopya or makuha ang file na to, mag-message lang kayo ano sa comments. Ilagay nyo po doon yung email nyo at isesend ko sa inyo. Okay? Any suggestion, dagdag, katagdagan, sabihin nyo lang po at gagawin natin. Okay? So, this is my video regarding daily time rate. May iba pa po akong video gaya ng daytime rate, daily time rate for holidays, ayan po, at yung night differential kung nagtatrabaho kayo ng gabi. Okay? So, ayun. Sa next video na po yun. So, kung nagustuhan yung video to, okay, paki-like and paki-press na rin yung subscribe button, okay, for ma-update kayo mga bagong videos. Okay? Thank you.